Magandang morning mga kalakwacherang UPR. Nandito ako ngayon sa aking front yard gardening. Yan, nakikita nyo sa aking likuran na kung saan. Magandang morning mga kalakwacherang UPR. Nandito ako ngayon sa aking front yard gardening. Yan, nakikita nyo sa aking likuran na kung saan mag-i-insecticide ngayon sila kwacherang UPR ng mga pananim kong mga sitaw, kasi maraming mga insekto mga kalakwachera ang dumapo po sa mga dahon na kung saan talagang mahina ang kanilang paglaki, kasi parang minsan namamatay yung dulo o yung dahon kinakain ng mga insekto. So ngayon naisipan nila kwacherang UPR na mag spray ngayong umaga, kasi tuwing habang magandang panahon, kasi mainit, kasi pag maulan daw hindi epektibo ang pag-spray ng insecticide. So ang ginamit ko mga bago mga kalakwatsyera na bago ako magsimula mag-spray, ipapakita ko muna sa inyo mga ka-OBR yung mga insekto. Ang daming dumapo sa kanilang sa stem ng dito sa mga sitaw, tsaka yung pati yung mga dahon. So ipapakita ko muna sa inyo yung ang daming mga insekto. Hindi ko alam mga ka-OBR kung ano ang anong pangalan nitong insekto na dumapo sa sitaw. So first time ko lang ngayon mga ka-OBR na mag spray, kumbaga trial and error lang ako mga kalakwachera UPR. Then share ko lang ko first time ko lang naman. So ito mga ka-OBR yung sinasabi ko mga insekto na ayan, yung mga maiitim sila. Mga kalakwatsyera, oh. Yan. Yan, ang dami nilang dumadapo dito sa aking mga pananim na sitaw. Yan, oh. Lalim ng dahon. Yan, oh. Yan, so ang dami niya. Ang dami nila. Yan. Ito. Yan. Sa dahon tsaka dito sa mga stem ng yan. So ang dami nila guys, yan. 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 So talagang yan. Kung makikita nyo mga ka-OBR, talagang pinapatay nila yung sinisira nila yung dahon. Yan. So bali mga ka-OBR, ang mga nasa magti-3 weeks na tong simula ng itanim ko. Yan. Yan So lahat ng mga lahat ng mga puno na tinanim ko, talagang lahat meron sila. Mostly sa mga sitaw lang sila mga ka-OBR na dumadapo. Ito naman yung mga wala naman yan, mga papaya. So walang problema dito sa papaya. Yan. 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 So kapag maraming insekto ang dumadapo sa ito sa sitaw, talagang ang paglaki nila, ang pagtubo nila ay talagang medyo mahina. Tsaka parang pumapayat ang kanilang yan. So hindi mataba ang kanilang paglaki, yan. So although linagyan ko na itong mga ka-OBR ng fertilizer, kaso hindi ako nakapag-vlog. Yan. Yan. Ito na mga ka-OBR yung aking front gardening dito sa harapan ng bahay namin. Ayan.
So, bali mga ka-OBR, ito yung gagamitin nila kutserang OBR na ito, yan. Yung makikita nyo, yung lanet. Nakalagay dito sa picture is mga, yung palay. So, kaso, ito lang ang yung available na nabili ko dito sa amin sa Manito, dito sa lugar namin. Kaya, ito ang gagamitin kong pang insecticide dito sa aking mga sitaw. So, medyo harmful din ito mga ka-OBR. Tsaka, hindi ko ito uubusin kasi kakaunti lang naman. Bali, hahatiin ko lang to. Kasi kakaunti lang naman yung ano, yung mga sitaw na aking isprehin ngayon. So, ito mga ka-OBR yung paglalagyan ko. Bali, ano lang, kalahati lang dito yung tubig. Yan. Tapos ito, hahatiin ko rin. Yan, kasi medyo marami naman ang laman. Powder ang laman nito. Dito ko na lang, hahaluin mga kalakotsera. Yan to. So, gugupitan ko dito ng kaunti lang. Tapos, so yan. Ito mga ka-OBR, oh. So, hindi ko ito uubusin, no? Hahatiin ko lang. Yung bago lang dyan sa aking channel, please like, comment, share, and subscribe my YouTube channel, Lakwacherang OBR Vlog. So, bali mga ka-OBR, after 7 days before mag-spray ulit nito, magdubli mag-spray. So, tatakpan na niya natin mga ka-OBR. So, bali, hindi ko inubos, no? Yan. So, dandan natin na haluin. Ipapump natin ito mga ka-OBR. Yan. Para hindi masyadong mangamoy. Dandan natin ipapump. So hanggat yan, oh, nahalo na mga ka-OBR. Madali lang siya ma-mix dito sa ano. So bukas mga ka-OBR, so bali ngayon parang tatry lang muna sila kwacherang OBR kung sa aking tinimpla. So pag bukas wala na to, medyo affected naman. So pag hindi naubos to, namatay, dudublihin ko na lang ito after 7 days. Lakwachera, mag-spray na tayo yan. Yung mga yan, oh. So ang dami niya mga kalakwachera, talagang ano, insekto na dumadapo sa mga dahon pati sa stem ng ano yan, oh. Yan. Yan. So tinatawag ito dito sa amin sa Bicol na ang tawag nung ano kaibigan ko is aphid daw itong insekto, ang pangalan nito is aphid. Yung parang ang liliit na koto. Yan ah. So bali mga ka-OBR, first time ko tong mag-spray ng itong mga ano, sitaw. Yan, oh. Yan.
Yan mga ka-OBR, oh. Kung makikita mo yan, ang itim. So, yan, oh. So, talagang pag dumapo sila sa dahon ng sitaw, talagang papatayin nila ang mamamatay yung ano, yung dahon. Yan. Tsaka ito mga ka-OBR, oh, kinakain din niya yung dahon. Yan. So, kailangan talagang i-gamitan talaga ng pang-insecticide yung mga gulay para maayos ang pag laki ang pagtubo ng halaman. So, yan mga kalakwacherang OBR. Bali, natapos na ako mag-spray. Naubos yung laman nito. So, after mga 7 days, kapag meron pang mga insektong dumadapo dito sa mga sitaw, mag-i-spray po ako ulit after 7 days. Yan, kung may comment kayo mga ka-OBR, tsaka yung may mga kaalaman na sa paggagamit ng mga insecticide, so comment lang po kayo sa aking video. Comment down lang po kayo at kung anong pwede niyo sa aking upper na mas magandang pampamatay ng mga insekto. Kung anong pwede pang magandang pang spray or pang insecticide, no? Kasi ito lang yung alam kong available dyan. So, pwede naman daw yun. Kaya, big try lang ni Lakbacherang OBR. So, sana nagustuhan nyo ang aking vlogs for today's. So, yung bago lang po sa aking channel. So, please like, comment, share, and subscribe my YouTube channel, Lakbacherang OBR. So, lagi nyong abangan ang aking susunod na video. Bye-bye! So, magandang morning mga kalakwachera. Bali, noong isang araw, after 2 days noong in-spray ko ngayon, yan, so malilinis na sila mga ka-OBR. So, nawala na yung mga kulay, yung mga insekto na kulay itim dyan sa kanilang mga dahon. Malinis na sila. Yan. So, after 7 days, kapag meron naman na dumapo dito sa mga sitaw, mag-i-spray ulit si Lakwacherang OBR. Yan. Halos namatay din sila mga ka-OBR nung in-spray ko na ginamit tong lanit. Yan. Yan. So, halos lahat. Yan, wala na. So, hangkat mga kalakwachera may dumadapo na mga insekto dito sa mga sitaw, so talagang kailangan talagang i-insecticide sila, kasi pag hindi talaga sila in-spray ng gamot, talagang hindi tataba ang mga sitaw, hindi tataba ang mga pananim, kasi nga talagang pinapatay sila ng mga insekto. Yan, ang halos malinis na mga ka-OBR yung mga dahon, yun. So, wala na akong nakikitang mga insekto. Yan, ito mga yung bagong pananim naman. Yan, mga mabababa pa sila. Yan, mga ka-OBR. So, mga 2 weeks ago na ito mga kalakwachera, bago na aking itinanim. Yan. So, ito pa yung isa kong plot. Yan. Kalalagay ko lang dito ng kawayan. Yan.
para mayroong gapangan sila pataas. Yan. So, hanggang dito na lang mga ka-lakwacherang OBR. So, update ko na lang po kayo ulit kapag i-observe ko after 7 days kapag may ano, may nakita ulit akong mga insekto. So, need ko ulit na i-spray ayon doon sa instruction, doon sa gamot na insecticide ko dito sa mga sitaw. So, bye-bye! Sana nagustuhan nyo mga kalakwacherang OBR ang aking panibagong content. Yung pag-tungkol sa pag-spray, yung ginamit kong gamot na in-spray dito sa mga sitaw.